Aron na tayo nakaparit sa gawain at bilang panimula ng ating gawain, awitin nga natin yung He's coming soon. In these, the closing days of time, what joy the glorious hope affords, that soon, O wondrous truth sublime, He shall reign, King of kings and Lord of lords. He's coming soon, He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know He's coming soon. Second stanza. Signs around in earth and air, or painted on the starless sky, God's faithful witnesses declare that the coming of the Savior draweth nigh. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. He's coming soon, He's coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon, we know He's coming soon. We know He's coming soon. God, Panginoon, Lord, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat po, O God, sa pag-overcome namin, Lord, sa mga pinagdaraanan namin, Lord, na makabi-kabila. Pero, Lord, salamat dahil nakatayo kami sa iyong biyaya, sa iyong presensya, O God. Lord, narito, Panginoon, ang pag-aaral na gagawin namin, Lord Jesus. Sama, O God, tanggalin mo pagiging intellectual sa akin, Lord, dahil isa yan sa kahinaan ko, O God. But, Lord, I want you, Lord God, to be the one to teach your people, O God, dahil ayokong ako ang Panginoon ng manguna, Lord God, kundi ikaw, Lord, ilagay mo ako sa iyong likuran, Panginoon. And, O God, na ibigyan mo ng unawa ang mga tao, O God, na maintindihan nila kung bakit dinidiscuss ang mga bagay na ito, O God. Panginoon, salamat po, Lord, ang lahat ng kapurihan. Pasalamat, Lord God, na maimapa sa iyo sa pangalan po sa Kristo. Amen. Nakapun na po kayo, mga kapatid. Okay, so mga kapatid, ngayong araw po, tatapusin natin yung chapter. Kasi next week, next Sunday, Lord willing, ay yung ating prophecy watch. Maguro mga 26 minutes na video yon, dire-diretso yon. So ngayon, tatapusin natin lahat. Sinabi ko kay Pastor Rian, tatapusin natin. So sana, sumakto lang ako sa oras, bibilisan ko na lang. And hindi na ako magre-review ng gusto. So nakaraan, pinag-usapan natin yung mga naganap like yung 9/11. No, kasi yung history, yung mainstream media, they seem parang meron silang kino-cover up, meron silang tinatakpan. Okay, so mga kapatid, meron tayong tanong na nakaraan na iniwanan natin. Okay, so yung tanong natin nakaraan, sabi dyan, are you saying that the U.S. government can do such evil conspiracy against its citizens and destroy its iconic landmarks? Sinasabi mo ba na yung U.S. government kayang gawin yung ganong kasamaan sa mga tao niya at pabagsakin yung mga building na yon na mga iconic landmarks? Sabi mo, matagal na natin kialam. Ngayon mga kapatid, hindi magaan na akusasyon yan, mabigat yan. Right?
It's unthinkable, mga kapatid. Parang iisipin mo, parang hindi pwede mangyari. Pero may mga bagay na hindi mo iniisip mo mangyayari, pero nangyayari. Now, yung Operation Northwoods na diniscuss ko sa inyo, mga kapatid, nasa lamesa na siya ni Kennedy noong 1962. Hindi ba posible na yung same or hindi man siya Operation Northwoods, kaparehas pa rin noong 9/11/2001? Kasi ando doon na siya noong 1962 eh. Alam, ando doon na yung mismong framework kung paano lang gagawin. Madali na lang gawin ngayon yun kasi hindi na si Kennedy ang nakaupo. Okay. Now, in order for the government to do cover-ups, they will create smoke screens. Smoke screens. Then, shift the blame to others. Tandaan niyo yung word na yun. Shift the blame to others. Okay. So, terrorisms are hatched by FBI. So, matindi akusasyon yan. Okay. Tinan niyo ito, mga kapatid, ha? In some cases, they are hatched not from a cave-dwelling fanatic, but actually from the bureau itself. So, kumukuha ko ng mga internet source. Okay? So, yan, makikita nyo, mga kapatid. Ito yung pinagmulan yan. New York Times, sikat o hindi sikat? Okay. So, yung taong magagawa ng ganitong klase ng column or ng write-up, eh, siguradong itataya na yung buhay niya rito at yung reputasyon niya. Tingnan nyo yung sinulat niya. Terrorist plots hatched by FBI. Yung terrorist plots, FBI din ang may gawa. Alright? Ayan, makikita nyo yan. Ito yung date. Ito yung writer ng New York Times na nagsulat. Okay. Papatunayan ko sa inyo yun. Sis, makiplay mo yung video. May Tagalog po yan. Ano, tinan nyo na lang sa mga hirap sa English. Tinan nyo po yung Tagalog. License to kill. Paki ulit. Okay, paki-pause po saglit, sis. Pause. Okay, mga kapatid, sino po yung nagsasalita? Yan po ay former chief agent ng FBI. Kumbaga, nag-i-spill siya ng beans. Nagbubunag siya. So, pansinin niyo yung mga sinasabi niya, ha? Okay, next. Put a bomb together, and he went to the supervisor, said, we're going to put a dummy bomb in your right. And the FBI supervisor said, no, we're going to put a real bomb.
was named John Anderson. Yeah, he was the supervisor for the FBI, and he winds up in the cell. But having something to do with the Virginia investigation. So here's a guy who's involved in setting up the World Trade Center for bomb, you know, to be blown up. And it resulted in the deaths of six individuals, over 1,000 injured. $500 million. $500 million. About millions of dollars. And that property. Right. Now, if justice were done, the FBI agent would be not only jailed and executed for murder in the first degree, and is the chief suspect in the attack upon the World Trade Center on September 11th. Is not the chief suspect the individuals or individual agency that bombed the World Trade Center in 1993? Based on what happened in 1993, the FBI had known and knew in advance they were going to bomb the World Trade Center, the first ingredients of the bomb. Based on that, I would say that the FBI is the primary suspect, but also I think we have to consider the CIA. When you skyjack four airplanes simultaneously with 19 skyjackers, that is no small operation. That took years to plan. And hundreds of people had to know about it in advance. Now, our government, NSA, was monitoring Bin Laden's phone calls in February 1998. Are you going to tell me for 1 minute that we didn't know about this in advance? The CIA had to know about it. The FBI had to know about it. The Mossad had to know about it. MI5, British intelligence had to know about it. The CIA knows about it. The FBI knows about it. The commander-in-chief, the president, would have to know about it. Of course he does. And that would mean that Bush had prior knowledge, and that would implicate him in reality, if he wanted to face this thing, as it really is, in murder, in the first 2 weeks. Let me explain to the audience what's happening. Okay, back in the 1980s, the Department of Justice proposed legislation to fight terrorism. And this legislation took away many of our constitutional rights and civil liberties. One of the authors, a female attorney with the Department of Justice, publicly stated, made the statement, I've got her name on my file someplace, that before this passes, people will have to be killed. Well, so that was the reason I feel for the 1993 World Trade Center bombing. Unfortunately for them, fortunately for us, the good guys, there were only 6 people killed, not enough to pass the legislation. So what happened is, 2 years later, April 19, 1995, down come Oklahoma City, Murrahbilly, 168 people killed. 1 year later, the anti-terrorism legislation takes away many of our constitutional rights and civil liberties, is passed. And now with the Twin Towers, World Trade Center episode, our Congress is now proposing further restrictions on our constitutional rights and civil liberties. These explosions, these terrorist acts, were an excuse to pass anti-terrorism legislation. And then to implement. And this is what's happening in the world today. And that's why our intelligence people are not only new about the events, but probably involved. There's no question, you cannot possibly have an operation of this magnitude without our people. The government knows the what, where, why, and when, and how of every patriot and every militia in the United States. Now, if they know that, are you going to tell me
training took place in Afghanistan and in the United States. And these terrorists came in and took pilot training here. And as I said earlier, Bin Laden's phone conversations were monitored, according to the press, in February 1990. Okay, balik tayo sa slide. Okay, mga kapatid. Alam ko may tanong kayo, bakit anong pinagkagawa nito ni Bar Arnel? Bakit yan ang pinagpipresent niya? Diba? Sasagutin ko yung tanong niyo mamaya. Pagdatapos natin ito, maiintindihan niyo kung bakit. It's very important. So, mga kapatid, balik tayo sa tanong. Are you saying that the U.S. government can do such evil conspiracy? What's the answer? Say yes. Sino nagsalita? FBI chief agent na siya. Okay. Itong gusto ko makita niyo, mga kapatid. Kaya ako pinipresent yan ng ganyan, totoo lang, para siyang out of line eh. Parang wala siya sa hulog. Kasi pag gumagawa kayo kasi ng pundasyon, parang wala siya sa hulog sa panimula. So FBI ang may kaso, di ba? Siya ang suspect na tinuturo. Okay, tingnan natin ngayon kung sino yung head ng FBI. Ayan yung name niya. Saan yung name? Ito yung name niya. Si Comey ang last name niyan. Tingnan nyo, mga kapatid, yung kanyang relihiyon. Agoy. Agaylatan. Okay. Now, mga kapatid, naalala nyo, diniscuss ko sa inyo itong nakaraan. Sa US to. Now, we actually have almost the same. Meron silang freedom of religion. Meron silang right of the people to keep and bear arms. Meron silang gayto mga karapatan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, these are all gone because of the USA Patriot Act and other bills that they passed. Makikita nyo yun sa video sa susunod. Now, components of false flag. Components. When you say false flag, number one, merong tunay na suspect or mastermind. Right? Number two, merong hidden motive or objective. Number three, merong act na ginawa or gagawin. Number four, there is a shift of blame or scapegoat. Meron talagang tunay na may gawa, ibiblame nila sa iba. Okay. So, ulitin natin. Merong tunay na suspect, merong hidden motive, merong gagawin na act na pang smoke screen nila, at merong pagbabalingan ng sisi para sila, lumabas sila na malinis. Okay. False flag is not new. Going back to Nero's time, naalala niyo si Nero? It was the evil plot of Nero to commit arson using other conspirators and then blame the in Rome for burning Rome. As a result, innumerable Christians were killed and burned at the stake for the allegations that were not true. So, Kristiyano ba talaga ang sumunog? No, sir. Conspirator. Suportahan ko yan, mga kapatid. Sikat o hindi sikat? Sikat yan. Okay. Tingnan niyo sinabi niya na in 64, about Nero yan, a fire possibly lit. Possibly lit. Encyclopedia nagsasalita niyan, possibly lit at his orders. Sino may order? Si Nero. Destroyed much of Rome, he persecuted the Christians as scapegoats. Ano yung, sino yung tunay na may gawa? Number one, si Nero. Ano yung ginawa? Sinunog yung march ng Rome, sabi. Sino yung scapegoat? Christians. Now, here's the twist. History repeats itself. So yung false flag, ando doon na, way back, bago pa natin pinag-uusapan ngayon, may false flag na. History repeats itself. If false flag was done and practiced by Rome, now who is Rome? The first beast. And Revelation 13:12 says that the second beast will do the same things the first beast did. Si first beast, ginawa yung false flag. Si second beast ba, hindi kayang gawin yung false flag? Can America, the second beast, not do a false flag against Christians? Okay. Ano yung sabihin ba, Arnel? Alam nyo to.
The Boston bombing was also a false flag attack to target Christians. It was the same in Nero's time. In addition, it was done to restrict the use of guns. Mga kapatid, Amendment number 2 ng US Constitution, they have the right to bear and keep arms. Bakit? Paano nila i-restrict yan? Okay, ito yung isa sa mga motibo. Senator, yeah, pinag-usapan dalawang internet, ano yan? Senator uses Boston bombings to introduce bill restricting gunpowder. Again, hindi ka pwede mag-legislate ng bill kung wala kang justification para pumasa yun. Anong ginamit yung justification? Yung Boston bombing to introduce bill restricting gunpowder. Bakit gunpowder? Parang, anong connection naman kung gunpowder? What's the plan? If you don't have gunpowder, how can you make a bullet? Naintindihan nyo? If you don't have a bullet, how can you use your gun? Then if people's guns are useless, they are defenseless against the oppressing government. Balik tayo sa Biblia, mga kapatid. The Bible is a constitution. Meron kang weapon na binigay sa iyo si Lord. Ang gusto ng Diablo, isipin mo na walang silbi yung weapon mo. Paano mo siya gagamitin laban sa kaaway ngayon? Talo ka. You're a conquered person. Right? Do you see that in the spiritual aspect as well? Okay, what's the plan? They want to legislate a law to infringe. When you say infringe, it's to limit, to restrict the use of gun. It's a breach of the Second Amendment of the Constitution. Kaya unconstitutional na siya. Hindi siya pwedeng makontra ng Supreme Court kasi yung mga nasa Supreme Court ay mga Katoliko. Woo! If you don't have a weapon to defend yourself, you will be easily conquered. Madali silang gumawa ng kung ano-ano lang agenda. Okay. Now, sabi mo, Brother Arnel, ginamit nila yung Boston bombing para sa mga Kristiyano, para masisi yung mga Kristiyano. Okay. Every, nakikita nyo po dyan sa likod. Nakikita nyo po dyan? Every news station now blaming right-wing Christian conservatives for Boston bombing. CNN, BBC, NBC, CBS, ABC. Eh, brad, right-wing yan eh. Kahit pa left-wing yan, kahit south-wing yan, kahit north-wing pa, as long as naka-attach yung word na yan, kasama tayo dyan. This is spiraling out of control. Every news station now blaming right-wing Christians. Same thing. And let me add this, mga kapatid. Hindi nyo ba alam na meron tayong kapatiran sa Amerika mismo, mga kapatid? Merong unconverted marahil na kumuha ng video na yung pinipreach niya at kinat yun at pinost yun sa Facebook at nakuha yun ng mainstream media. And sabi, this is the most racist pastor that's in America. You know who I'm speaking to? I'm referring to. Mga kapatid, that's one of our brothers. Kung tayo ay kapatid nung kapatid na yun, hindi kaya racist din ang tingin nila sa atin? Hindi kaya kasama rin tayo sa mga kasama sa terorista? Hindi ko na sabihin yung pangalan. I-search yung tanong yung si Bar Joel. Ito ngayon yung resulta ng bombing. New Homeland Security Report. Christian patriots a terrorist threat. Are you a Christian? That's the thing. History repeats itself. If it was done in Nero's time, it will be done in our time. Okay, tinan natin. Yung inilabas silang documentary or documentation. And time prophecies. Sino naniniwala sa end time prophecies? Kasama ba tayo sa terrorist list? We are. Saan galing yan? Dito. Pag mahanap, may time kayo, i-research nyo yan, nilaman ito. Ito ngayon yung resulta ng Boston bombing. Thus, Army consider Christians, Tea Party a terror threat. Evangelical Christians and member of the Tea Party were a threat to the nation. Ano yung sabihin threat to the nation? Terrorist. Okay.
Christians in America are not considered as terrorists. Kahit anong klaseng Kristiyano ka pa. Diba? As long as naka-attach yung name na yun, no? Na siyang center ng kadustaan. Na siyang center kung bakit tayo mga kapatid tumatayo sa kung ano salita ng Diyos. Hanggat sinasabi nila yan mga kapatid, kasama tayo doon. And Christians in America are not considered as terrorists. And if you are a terrorist, your name is in the so-called main core. Ano yung main core? Okay, kay Wikipedia tayo. Main core is the code name of database maintained since 1980s by the federal government of the United States. Main core contains personal and financial data of millions of US citizens believed to be threats to national security. So kung Kristiyano ka at pinapalagay kang terorista, ang pangalan mo andyan dyan. If you are a conservative, libertarian, stock food or ammunition, Christian, gun owner, homeschooler, veteran, pro-life, or patriot, then you are a terrorist. If you believe in conspiracy theories, the New World Order, or the end time Bible prophecy. Amen. Do you believe end time Bible prophecy? Yes. Terrorista ba kayo? Sa mata nila. Pero sa harap ng Diyos, kayo mismo yung pinaka-precious sa mata niya. Oh my. Now, eto ang tanong. How can I have my name removed from the terrorist list? Paano mo tatanggalin yung pangalan mo sa terrorist list? Simple lang. Just give up your faith and join your brothers in... Nakikita nyo mga kapatid yung conspiracy going? Nakikita nyo ba yung theatricality ng mga bagay-bagay? Parang kala nyo, ano pinag-discuss ito ni Brother Ranel? Ba't may CIA dyan, may FBI dyan, blablabla? Sila-sila rin na may gawa niyan mga kapatid. Yung 9-11 ginawa nila para yung legislation sa batas patungkol sa terrorism ay maipasa noong 2001. Para pag naipasa yun, hindi ka na pwede magsalita laban sa gobyerno, lalo kung Kristiyano ka. Wala ka ng freedom of religion. Why? Kasi gusto nilang i-implement yung WCC, yung Mark of the Beast. Clear? Alright. Sabi ng prophet, and they had women that done this and women of goddess and everything. And it was a forced religion. Everybody, every city around Babylon was compelled to come to Babylon, which is what's Babylon today? It's Rome. To worship under Nimrod at the tower. Now, we see this forced religion right in view now to bring all the little groups into one great unity. Forced religion. Now, this is the end game. When I say end game, ito yung katapusan ng mga to. Okay, Santorum is a former senator sa US. Sabi niya, religious persecution in US could escalate as high as it did under Nazi Germany. Do you understand what I'm referring to? Just like this, in this, in that, in this. Oh! Edi dapat may concentration camp din. Meron bang yung concentration camp? Panoorin niyo sa video. Susunod na linggo. Now, mga kapatid, it will start in the US. US is a great and strong country. A lot of countries are leaning on the flesh of America. Marami nakasandig dyan. Diba? Sabi ni Lord, sino mang umaasa sa kapwa-tao siya ay sumpain. It has 25 countries as allies. Once you take control of the US, everything else follows including the Philippines. Bakit Philippines? Nasaan tayo nakalin? Sa akin, yung principle na yan. Matthew 12:29, or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods except he first bind the strong man? Who's the strong man? America. And then, he will spoil his house. Kasunod na yon.
Watch the purple curtain. It will rise in America, in the United States, and then in the whole world. Is this prophecy of the prophet fulfilled before our eyes? Yes, sir. Remember, but watch. The purple curtain rising in. Purple curtain. What's purple curtain? Catholicism. Ko, kaya nga pansinin nyo, pinakita ko sa inyo, yung FBI, yung head, yung CIA, yung head, yung ganitong organisasyon, yung mga senador, yung mga congressman, lalong-lalo sa judge, yung presidente nila ay Jesuit trained, tapos yung vice president ay Catholic. Rising in the United States. Remember this rule. Birds of the same feathers will flock together, mga kapatid. Now, sana naintindihan nyo kung bakit binanggit ko yung mga bagay na yon. It's not for anything else. I won't discuss to you things which is not related to you, to our faith, but I would say that to strengthen your faith at maintindihan nyo kung nasaan na tayo. This is what is happening right now. What's this? Ano ba sa yan? It's the smallest city which is considered a country. It's Vatican. And this is? Okay, what's this? Okay, very good. What's this? This is what's happening right now. Do you understand? Anong ibig mo? Saan mo nakuha yung Baranel? Punta tayo sa Jeremiah chapter 50. Sis. Okay? Ang mga kapatid, Jeremiah chapter 50. Okay. The word that the Lord spake again. Now, this is actually in the setting of the Old Testament. Let's make a twist. Why won't we put this in our setting for today? The word that the Lord spake against Babylon. What's your current Babylon? Rome. And against the land of the Chaldeans. Ang mga Chaldeans, mga kapatid, sila yung tinatawag ng mga ismarte na klase ng tao. Sila yung nakapalibot lagi sa hari ng Babylon. Ano ba ang pinakamatalinong bansa na meron ngayon na gumagawa ng mga nuclear bomb at lahat? US. Next. Declare ye among the nations and publish and set up a standard. Publish and conceal, not say Babylon is taken. Baal is confounded. Merodach is broken in pieces. Her idols are confounded. Her images are broken in pieces. Okay? For out of the north. Ano sabi ng prophet sa fourth vision? Watch Russia, the king of the south? No. King of the north. For out of the north, there cometh up a nation against her. We shall make her land desolate, and none shall dwell therein, and they shall depart both man and the beast. It's in the scripture. Balik tayo sis doon sa slide. Okay. So mga kapatid, sabi ng prophet, we see in the church that he promised or what he promised to do. We see it coming to pass. We see the nations uniting together. We see the isms. Communism will only unite with communism because they are compatible. Can Romanism unite with communism if the other one is not agreeing to each other? No, sir. We see the church is uniting together. It's uniting time. Kung may nangyayaring ganyang unity, mga kapatid, meron din nangyayari sa likod ng mga pangyayari, mga kapatid, tungkol sa bride at si Kristo, nagkakaroon sila ng unity. As you listen to the word, habang kinokorek ka, habang itinatama ka ng Panginoon at ipinapasako mo sarili mo,
Unity is coming, mga kapatid. Tapos na yan, mga kapatid. Pero, meron akong dalawang important points na sasabihin sa inyo. Number one, a white man stood, mga kapatid, tumayo siya, at namatay siya, in-assassinate siya, para yung mga negro na nasa panahon niya sa mga susunod na henerasyon ay mapalaya. Sino tinutukoy ko? Abraham Lincoln. Tinan nyo ang irony. Yung isang itim na presidente na pinalaya ng dugo ni Abraham Lincoln ay gumagawa ng paraan para lahat tayo ay enslave. Pabalik sa slavery. Sino tinutukoy ko? Abraham. Si Obama. Alright? Mga kapatid, is the scripture fulfilled before your eyes? Are the prophecies fulfilled before your eyes? Tayo, mga kapatid. It's coming soon. Praise God. Praise God. He's coming soon. With joy, we welcome his return.